Want to study Japanese language? Visit our Facebook page at Plastone School, or you can click the link in the description. Sign up now and create your future with us. You can also visit our YouTube channel. Don't forget to click the subscribe button to be updated on our latest videos. Plastone Language School Incorporated. Minasan konnichiwa, James Sensei desu, and welcome to Plastone Language School Incorporated channel. For today's video, we will discuss about nara. So dito matututunan natin kung ano ang ibig sabihin at kung paano natin gagamitin si nara in a sentence. Okay? So marami po tayong iba't ibang meaning kay nara at meron din tayong maraming pattern. Okay? First, pag-uusapan natin si noun a nara predicate x. Okay? Noun a nara predicate x says that the predicate x applies only to a and is not more generally valid. The main ideas of a nara sentence, in other words, are contrast and limitation. Okay? So, ibig sabihin, pwede nating i-apply si predicate X sa noun A, but not more generally valid. Okay? So, the main idea of a nara sentence, in other words, are contrast and limitation. So, gagamitin natin siya dito as a contrast or limitation. Okay? So, definition of terms. So, for contrast, is to compare in order to show unlikeness or differences. Note the opposite natures, purposes, and etc. Okay? For example, sa ganitong situation. Question. Brasero ni ita kotoga arimas ka? Answer. Chiri nara ita kotoga arimas ga. Brasero wa ita kotoga arimasen. Ibig sabihin, have you ever been to Brazil? Answer. I've been to Chile, but never to Brazil. Okay? So, yung noun na ginamit natin dito is cherry. Okay? Ibig sabihin, cherry. Then, si predicate X is si itakotoga arimas. Okay? Ibig sabihin, I've been to. Okay? I've been to cherry. Okay? Then, kung napapansin nyo minasang, nara puts cherry in positive light and in contrast with Brazil, which is the question was originally about. Okay? So, dito, binrot up natin si cherry. So, ito yung nilagyan natin ng nara, which is contrast naman siya sa original question natin na Brazil. Okay? So, ibig sabihin, sa Tagalog, nakapunta ka na ba sa Brazil? So, since hindi siya nakapunta sa Brazil, so, nag-brought up siya ng ibang bansa na napuntahan niya. Okay? Which is cherry. Okay? Kung sa cherry, nakapunta na ako, ba't hindi pa ako nakapunta sa Brazil? Okay? So, yung noun na sinagot niya, which is cherry, is contrast sa original question na Brazil. Okay? So, yun po yung ibig sabihin ng nara dito. The next is for limitation. A limiting condition, restrictive weaknesses, lack of capacity, inability, or handicap. Okay? For example, sa ganitong situation naman. Nihongo ga wakarimas ka? Hiragana nara wakarimas. Okay? Means, do you understand Japanese language? If it is written in hiragana, yes. Or, if it is in hiragana, yes. Okay? So, yung noun naman natin dito is si hiragana. Ibig sabihin, hiragana din. Okay? Then, yung predicate X natin is wakarimas. Okay? Ibig sabihin, if it is written in hiragana, yes. So, tinutukoy niya dito yung you can understand. Okay? Wakarimas is to understand. Okay? So, sinagot niya lang kung nakasulat ito sa hiragana, yes. Okay? Ibig sabihin, naiintindihan ko, I understand if it is nakasulat sa hiragana. Okay? And kung napapansin niyo sa situation na tuminasang, a smaller part, namely hiragana, is brought up and contrasted with a larger area, namely the language as a whole. Okay? So, si hiragana, siya yung binabrought up natin dito. Na siya yung nilagyan natin ng nara. Which is, contrast naman siya sa question na Nihongo kasi si hiragana is part lang sa ng Nihongo. So, ibig sabihin, limited lang hanggang hiragana yung kaya niyang
intindihin. Okay? So, yun yung gamit ng nara sa limitation. Then, in short, minasang. So, nara introduced the sentence that says something positive about the item that is contrasted. Okay? So, ginagamit natin si nara if you want to say positive about the item which is contrasted naman siya sa question. Okay? So, then again, marami tayong gamit kay nara. So, meron tayong isa pang pattern gamit si nara. Okay? So, verb plain form, i-adjective plain form, na-adjective, omit da, noun, omit da, plus nara. Okay? So, iba naman yung meaning niya dito. So, ang ibig sabihin niya dito is, if that is the case, then, okay? It indicates that a topic is being brought up. Okay? As for. Okay? So, for example. So, first, verb muna. Verb plain form plus nara, then be. Okay? For example. Ashita amiga furo nara sentako shimasen. Means, if the rain falls tomorrow, I will not wash clothes. So, yung verb na ginamit natin is furo. Naka-dictionary form siya. So, again, minasang, yung verb plain form is yung naka-dictionary form, ta form, at nai form. Okay? Yun po yung mga plain form natin. Ibig sabihin, pwede lang natin gamitin si dictionary form dito, si ta form, at si nai form. Okay? Then, nara. So, amiga furo nara means if the rain falls tomorrow. Then, yung B natin is sintako shimasen. Okay? Ibig sabihin, I will not wash clothes. Okay? So, ibig sabihin, kung uulan bukas, then, hindi ako maglalaba. Then, example. Okay, for e-adjective naman. So, plain form lang din yung e-adjective na pwede natin gamitin dito. Okay? E-adjective plain form nara, then be. For example. So, naniyasoy nara kaimas. Ibig sabihin, if it is that cheap, I will buy it. So, yung adjective na ginamit natin dito is yasoy. Okay? Plain form adjective minasang is wala na tayong kailangang tanggalin. Okay? As is na lang si E. Then, plus nara. So, yasoy nara, ibig sabihin, if it is that cheap, then, B natin is si kaimas, ibig sabihin, I will buy it. Okay? So, ibig sabihin, kung ganun kamura, then bibilin ko yan. Okay? Then, another sample. For na adjective naman. So, na adjective plain form plus nara, then be. For example, kariga byuki nara shikata ga arimasen. Ibig sabihin, if he is ill, there's nothing we can do about it. Okay, so yung na adjective natin dito is si byuki. Okay, so tinanggal natin si na and tinanggal din natin si da. Okay, no need na natin i-insert si na or si da. Okay? Then plus nara. Okay? Byuki nara means if he is ill. Then, yung B natin is shikata ga arimasen. So, there's nothing we can do about it. Okay? So, kung may sakit siya, then wala na tayong magagawa dyan. So, yun po yung ibig sabihin niya. Okay? Then, another sample. For noun naman tayo. So, noun nara B. So, iba ito sa noun A nara predicate X. Okay? Magkaiba po yung meaning niya. Okay? So, kung kanina is pwede natin siyang gamitin sa contrast or limitation, dito, iba po yung meaning niya. So, again, yung meaning niya dito is, if that is the case, then. Okay? For example, ukani nara irimasen. Okay? Ibig sabihin, if it's money, I don't need it. Okay? So, yung noun natin dito is ukane. Ibig sabihin money. Then plus nara, ibig sabihin, if it's money, then yung B natin is irimasen. Ibig sabihin, I don't need it. Okay? Ibig sabihin, minasang, kung pera lang naman, then hindi ko kailangan yan. Okay? Yun po yung ibig sabihin niya sa Tagalog. So, sa ganitong situation po natin siya pwedeng gamitin. So, iba po siya kanina sa contrast or limitation. Okay? So, naiintindihan naman natin sa situation yan or sa sentence. Then, another sample.
You in China ra desu nirando ga ii desu. Means, as for amusement parks, Disneyland is nice. Okay? So, yung noun natin dito is you in chi. Then, plus na ra, ibig sabihin, as for amusement parks. Okay? Then, yung be natin is desu nirando ga ii desu. Ibig sabihin, Disneyland is nice. Okay? So, ibig sabihin, minasang, if amusement parks yung pag-uusapan, then I will advise Disneyland is nice. Okay? Then another sample. Kare nara dekiro desho. Ibig sabihin, as for him, he can do it. Okay? Ibig sabihin, kung siya, kaya niyang gawin yan. Okay? Then next, igo nara hanasu koto ga dekimasu. Ibig sabihin, as for English, I can speak it. Okay? Ibig sabihin, kung English lang yung pag-uusapan, kaya kong magsalita ng English. Okay? Then take note, minasang. You can optionally keep the particle ni before nara. Okay? The particles such as ni, de, and kara, may. But do not have to intervene between the noun and nara. Okay? So while wa, ga, and o never go with nara. Okay? So, ibig sabihin, si ni is pwede nating insert before nara. Pero si de, kara, pwede, pero hindi siya pwedeng mag-intervene between noun and kara. Okay? Then, while wa, ga, and o, never go with nara. So, hindi natin pwedeng isama si wa, ga, or si o kay nara. Okay? So, hindi natin pwedeng itabi si wa, ga, at o kay nara. Okay? Sini lang yung pwede nating itabi kay nara. Okay? Hi, Ejo des. I hope may natutunan kayo sa video na to. And if meron kayong question about sa topic na to, please ask your senseis or comment down below. So, sasagutin po natin isa-isa yan. Then again, James Sensei des. Minasang, gambati kudasai.